Hello, hello, hello! Andito na naman tayo sa ating 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. At ngayong hapon na ito, may kasama tayo na hindi pa siya bukang senior, pero talagang senior na. Walang iba kung hindi, si Glecy Sabado. Palakpakan naman natin, Sister Glecy. Ayan. At syempre, sasabayan niya tayo sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Sister Glecy, inom tayo. Kasabay natin ang ating mga viewers, mga lolos and lolas, titos and titas. Let us praise the Lord. Hallelujah. Ayan. So magandang pag-uusapan natin, kita nyo naman, pulang-pula ang suot ng guest natin. Kasi ang pag-uusapan natin, tulad ng narinig nyo sa previous episodes natin, BTS. Ano ba yung BTS na yan? Di ba? Pinaliwanag na sa inyo nung nauna pang Monday. Pero syempre yan ay blood, tears, and sweat. Kaya naman madugong-madugo ngayon ang ating pag-uusapan. Pero Sister Glecy, gusto ko muna na i-recognize din natin ang isang nagwis ng dugo sa bayang Pilipinas. Walang iba kung hindi si Jose Rizal. Yes, kasi ngayon ay June 19, di ba? Kung hindi man makabayan, pero hindi natin mabubura ang Noli Metangere. At alam ho ba ninyo, close to sa puso mo, Sister Glecy, kasi may mga taong naging instrumento para maipalimbag itong Noli Metangere. Ang una raw na nagkaroon ng kopya at unang nakabasa ng Noli Metangere ayon sa libro, di ba? Ito ay nailabas noong February 21, 1887. Sino-sino sila? Si Dr. Ferdinand Blumentritt. Alam mo yan. Si Antonio Regidor. Si Graciano Lopez Haina, Mario Ponce, at Felix Hidalgo. Kaya ito, malapit sa puso mo, ito ay mga kalye sa Maynila. So alam na alam ang Blumentritt. Alam na alam mo din yung Graciano Haina. Parang may eskwelahan dyan, di ba? Na kilalang public school, yung Mariano Ponce. At syempre, yung Felix Hidalgo. Kung saan naririyan yung Holy Face Convent natin, di ba? Felix R. Hidalgo. Yan ang kompleto niyang pangalan. Ngayon, bakit po natin siya gunugunita? Hindi lang dahil June 19, kundi ang Noli Metangere talaga ay isinulat sa puso. Paano ito isinulat sa puso? Hindi ordinaryong puso. Ayon ho sa salita mismo ni Dr. Ferdinand Blumentritt, hindi lang ho yan kalye, totoong tao ho yan, na naging close kay Dr. Jose Rizal. Ang kanyang description, kung itutuloy daw, ang sabi daw, ito ay isinulat sa dugo ng puso. Grabe. Isinulat sa dugo ng puso. E-touch na nga tayo pag sinabing sinulat sa puso eh. Pero ito, isinulat sa dugo ng puso. So yan ang Noli Metangere. At biblical pala yan, Sister Glecy. Kasi yung Noli Metangere, ang tunay ng translation ay touch me not. No? Huwag mo kong hawakan. Biblical pala ito ay hango sa John chapter 20 verse 17. At alam mo, yung ito ay pinapalimbag, Sister Glecy, talagang halos ipanlimos pala ni Dr. Jose Rizal. Yung kapatid niya, 200 pesos sa unang panahon, malaking bagay na, pero hindi yun sapat. May nagpahiram na kaibigan ng kaibigan. So, napaka-crucial nung role nitong Blumentritt na to. Kaya tuwing dadaan ka dyan sa kali na yan, alalahanin mo na may isang kaibigan, ipinakilala yung Maximo Viola na siyang nagpahiram ng 300 pesos para maipalimbag daw itong Noli Metangere. Imagine ni Jose Rizal, nangailangan ng pera, nung una umarte-arte pa tumanggi. Pero bandang huli, kapit sa patalim kasi kailangan na nga na maipalimbag itong Noli Metangere. Nung 1884 pala niya to unang sinimulang isulat, tapos, yun yung panahon na nag-aaral pa siya ng medisina. So, tatlong countries eh, yung area niya. So, yung una sa Madrid, kalahati ng Noli Metangere doon nabuo. Tapos, yung one-fourth, nun siya'y lumipat sa France. At yung pinakahuli, doon na sa one-fourth sa Germany. At yung pinaka-last chapter daw, ay doon talaga tinapos sa Germany, sa Wilhelmsfeld.
Tapos alam niyo ang nakakatawa dito dahil pinagkasya lang first 2000 copies. Pinagkasya lang kaya yung number of chapters binawasan pala. Tinanggalan. Mm. Tinanggal yung isang chapter na ang title ay Elias at Salome. So ibig kong sabihin, ito yung babasahin ng mga apo nyo, pamangkin nyo, ang Nolimi Tangere for all the students out there at yung mga nanood, no? Parang may mga pagsasadulayan sa teatro, di ba, Nolimi Tangere. Eh, talagang dugo at pawis, ika nga. Sabi nga, BTS, Blood, Tears, and Sweat. O, di ba? Nolimi Tangere yan. Pero ngayon, subaybayan natin, ano kaya ang BTS ni Sister Glecy? Tawagin na lang natin siya Sister Glecy kasi Gliceria, mahaba-haba eh. Sister Glecy, saan ba nakuha yung pangalan mo? Gliceria. Pinoy na Pinoy. Oo nga po. Nanay ko kasi na, ano, tinitingnan yung libro sa mga pangalan doon po. Mga lumang mga pangalan. Saan ka ba pinanganak, Sister Glecy? Bye-bye po. Bye-bye, Liti. Ah, Liti pala. Liti so, po. Ang salita ba dyan ay waray? Hindi. May waray, may Cebu. Halo-halo po. Halo. Ano, so, doon ka pala pinanganak talaga? Opo, doon ako pinanganak. Ilan kayo magkakapatid? Walo po kami. Walo. So, kumusta naman ang buhay-buhay nung ikaw ay nasa Leyte pa? Ay, taghirap rin po. Taghirap ang buhay po namin. So, ayun nga, yung kasi nanay ko mahirap naman. Tatay ko sa lupa nagtatrabaho. Kaya bata kami, alam na namin magtrabaho ng palayan kasi nag-aani kami, nagtatanim. At wala na po mga utusan kami kasi pa nag-utos ka, may bayad din. So, yun nga po na baga sa ano, na ano ko yung kahirapan. Na ano ko sa sarili ko, dala-dala ko hanggang sa yun, lumuwas ako ng Manila. Eh, Sister Glecy, ngayon yung mga tao, only rice nga eh, di ba? Pero hindi namin alam na sa murang isip nyo, kahit mga anak-anak talaga kasama na nagtatanim ng mga palay. So, marunong ka talaga yung planting rice. Opo, marunong po ako mag-planting. Kaya sabi ko sa mga anak ko, mga po, uy, huwag kayo maghinaya ng mag-ano ng palay, o kaya bigas. Hindi ba nyo baka hindi nyo alam? Pawis ang pinupuhunan dyan. Mahirap pa, sakit pa yung likod mo. Ganun ka talaga, hindi ka pwede magtanim ng katayo. Yoyoko ka po talaga. Pagtapos mo, pagtanim mo, tatanggalin po yung dumi. Kaya tutubo yung dumi bago mo aanihin. Maraming proseso po bago maging bigas. Talaga? Oo. So, yung nakikita namin na yung nasa kalsada, opo. Yung binibilan, opo, ano yung palay yun? Palay po yung pagtapos noon, pag medyo ano na sa mahinong-hinong na o kaya maano na, pwede na siyang igiling sa galingan. So yung gilingan, dadaling nyo yun sa iba, ibang tao pa gagawa nun. At ibinabayad nyo pa yun. Opo, ibabayad pa po namin. Minsan nga po, pag wala kayong pambayad, yung tahip na lang, itahip. Na yun ang pinakabayad. Tapos bahala na yung mayari ng ano galingan. Ano po yung tahip? Yung ano na nang paggiling, may tahip na siya. Yun. Tapos yung, yun na, kukunin na lang yun nung ano. Opo. Yun ba yung rice mill na opo, tinatawag? Opo, yung rice mill. Opo. Yun so, po. Ibig sabihin, sa murang edad, nakita mo yung proseso talaga. At ay, sa opo, mga talaga. Pawis ang puhunan. Opo, talagang laki talaga ko ng kahirapan. Kaya isa, mga apok ngayon, mga anak, hindi nila narasan niya. Ako talaga narasan ako. Kaya higpit na higpit ako na magtapon ka ng pagkain. Naku, kayo magtatapon so, kasi. So, nung panahon na nagtatanim kayo ng palay, di sagana kayo sa bigas? Ay, opo, sagana sa bigas, wala naman pong ulam. Pero totoo ba yun, Sister Glecy, na yung unang ani daw, yun daw yung mabango? Totoo ba yun? Opo, totoo. At saka may palay talagang mabango po. At saka yung unang ani, talagang ibibigay namin kay God. Okay. Pasalamat kami. So, inaalay nyo sa inyong parokya? Opo. Ano ba ang patron ninyo nung araw sa baybay? San Antonio de Padua. Wow, San Antonio de Padua. Sa Pungpunan po yun, opo, San Antonio de Padua. Yung pinaka-pasalamat namin yun na kasi may palay na hindi maganda ang bunga, maganda ang ani, matahip, maano. So, ibig sabihin, sa lugar nyo, lahat ng farmers doon, lahat kayo, ganon. Opo, ganon. Isang alakaran yan, isang opo, tradisyon na opo. Pinakamaganda at unang alay doon talaga kay San Antonio de Padua. Opo, yun yung pumibigyan namin. So, pag eh, yung time na yon, may oras ka pa bang maglaro? Eh, kung maghapon kayong nakayuko. Ay, wala na po kasi mahigpit ang nanay ko. kasi, unutusan ako ng nanay ko, bumili ka ng ano do, bagoong sa ano po, baryo. Tapos habang naglaro kasi bata nga po ako, o halika na nga dito, ipapakain ko sa'yo.
Mahigpit ang nanay ko pulong araw. So, walang time to play. Wala talaga. Lahat tanim, planting yes, rice opo, talaga. Opo. Pero sagana naman kayo pag naani na yon, pag nabenta na. Opo, masagana na po. So, may ulam na kayo nun. Bibili na lang kami, magbinta kami ng pala, ito, bibili namin ng ulam. Ayun, so ano yung piyestang-piyesta yon. Opo. So, paano ba, paano nyo naman pinagdiwang ang mga birthday nyo nung maliliit kayo? Ay, wala po. Nung malaki, lumalaki ako sa nanay ko. Wala pong birthday. Kasi taghirap nga po eh. Oo. So, paano wala talaga celebration? Wala hindi na namamalaya na, ay, birthday oo, ko, ganon. Hindi ko so, pa na yung ano eh, kasi yun. Ngayon, ang mga apo nitong mga nanonood sa ating viewers, talagang mga bongga, di ba? Opo, pati din po na mga apo ko, ganyan talaga. Pero bongga. Ikaw, hindi mo yun naranasan. Hindi ko naranasan. So, wala kang cake na binublow. Wala po. Wala. O, paano naman, Sister Glecy, nung ikay nagdadalaga naman? So, walang laro. O, paano naman ang pagdadalaga? Nung nasa baybay ka pa rin ba niyan? Opo, nagdalaga ka? Po. Pero ano, hindi nagdadalaga ako. Kasi ang ang kapatid ko po, naunang munta ng Manila. Mm-hmm. Pumasok ng kasing bahay. Mm-hmm. So, ano ako, pumunta ako doon at sumama din ako doon. Kaming dalawa sa, umasok ng katulong. So, mula sa baybay, dalawa agad kayo lumuwas ng Maynila. O, nauna muna yung kapatid ko bago ako. Tapos, nung nasa Maynila na kayo, kasambahay talaga ang ginawa oo, ninyo. Ginawa namin. Hindi ka ba natakot? Hindi ka ba ninervyos? Mga ilang taon ka no, naalala mo pa ba? Ay, bata pa, mga 15 years old. 15 kasi talaga. Nandun naman yung kapatid ko eh, panganay sa akin. Buti pinayagan kayo ng magulang mo. O eh, kasi taghirap nga kami, pumayag na yun. Sige, magpakabait kayo doon ha. Tsaka kung medyo maloglog ka, magpadala ka ng pira. O sige ako na eh. So, kumusta naman na naging karanasan nyo dun sa una nyong pinasukan? Maayos naman po kasi yung una kong pinasukan, una yung kapatid ko. Yung kapatid ko nga noon kasama ko sa bahay, wala nga pinag-aralan kasi hindi pinaaral ng nanay ko eh. Dahil nagtatanim nga ng palay. Mm-hmm. So, hanggang ngayon, hindi siya marunong bumasa. So, yung bumasa. Time na yon balikan natin, nung nasa baybay, yung ate mo, hindi siya pumasok sa school? Hindi. Kayo lang yung mga mas bata, nakapag-aral kayo, opo, at least kahit sa public school. Opo, public school talaga ang pinapasok. So, nung pagbalik nyo, pagpunta nyo ng, magluwas nyo ng Maynila, paano, marunong kayo mag-Tagalog? Hindi naman, kasi yung pinapasok na ng bahay lang naman yun, kami lang kapatid na nagsasalita. Tsaka yung amo niya siya namang kausap, ay di Bisaya ang sasabihin namin. So, nakakaintindin Bisaya yung pinasukan ninyo? Hindi naman, ang kapatid ko ang nagsasalita sa amo ko. Sa oh, amo siya nagtatranslate. Oo, siya nagtatranslate. Hanggang natuto ka na nang natuto. Opo, hanggang natuto ako. Alam mo, 15 anyos, ano yun? Para sa mga kabataan natin ngayon, ang 15 anyos, hindi pa yan naglilinis ng kwarto. Oo, no? Nga po. Pero ikaw, 15 anyos, naghahanap buhay ka na. Na po, hindi ba nahirapan ng loob mo na malayo ka sa iyong pamilya, sa murang edad na yan, na nagdadalaga ka pa lang? Ay, sa totoo lang po, umiiyak po talaga ako masing kasama ko ang kapatid ko. Kasi nakakalungkot, mas kitaghirap kami. Nalungkot din ako sa nanay ko. Pero talagang tiniis po. So, kita nyo ha, pagtatanim niya, talaga naman pawis ang pinaghirapan niya. Pagluwas siya ng Maynila at nagkasambahay, luha naman talaga. Diba? So, parang ayaw kang iwanan no, ng luha at pagpapawis para makatawid ka sa iyong buhay. Opo, so, naging talaga. Masaya ka. Tumagal ka ba doon nung 15 anyos ka? Tumagal din po ako kasi nandun ang kapatid ko. Oo. Mas tinatago ko yung iya ko, pero nandun sabi niya, bakit? Kung wala ate, sabi ko, okay lang. So, si ate ko. Medyo mas matibay-tibay. Oo, matibay-tibay. Kasi mas may edad siya. Siya. May edad siya, opo. So, ikaw naman, okay naman na naging buhay mo. So, oo. After nung 15 anyos ka, lumipat ka na after... Nung pauwi na yung ka-ate ko, so lumipat na po ako, at saka natuto ako mag-manicure sa parlor. Wow! Oo, kasi nag-aaral ako, sabi ko, mukhang, kasi may nang pa-manicure sa amin, magbibigay pa ng tip ko, mukhang akong mayaman ito, sabi ko, mukhang maraming pila. Iko, ano kaya ito, ano, di nag-aaral po ako ng saan manicure. Saan nyo inaaral yan? Sa Manila po, vocational course. So, meron nag-enroll ka talaga? Ta, nag-enroll ako, marunong ko. So, talaga may diskarte ka talaga may sa buhay. May diskarte ako sa buhay, opo. So, sabi mo, hindi ka mananatili habang buhay na kasambahay. Opo, mas maganda ang kita dun sa pagmamanicure. Manicure sa gupit, yun, inaaral ko po talaga yun hanggang sa
Ang kapatid ko talaga may parlor. Mm-hmm. Tapos eh, may fiancé visa siya. Ay, ano, fiancé, yung boyfriend na sa Edan abroad. Kinukuha po siya. Sabi niya, sige ate, iwan ko sa iyong parlor. Alagaan mo yan, ha? Oh, sige ka, kumaganda naman. At yun, nagkaroon ako ng sariling parlor. Ayun. Ano bang pangalan ng parlor mo? Glecy parlor. Okay, Glecy parlor. Buhay pa ba yan ngayon? Ay, wala na po kayo. Kasi ng mga anak na magtrabaho. Pero saan lugar yon? Sa Maria Clara po. Maria Clara sa... May Santa Cruz po. Barangay 342 po. O, ayan. Mag-shout out ka sa mga taga Santa Cruz. Ay, wala na yung parlor po. Ay, wala na yung parlor. Malay mo, may mga kapitbahay ka doon na naging suki mo talaga. Mag-hello ka sa mga suki hello, mo. Hello, Barangay 342. Nandito ako sa... Ano ba ito? Ano? 20%! 20% ng mga senior na may nag-imbita po sa akin. Hello sa inyo lahat. Oo, kasi sigurado, marami kang naging kaibigan doon. Po, 50 kasi, years po ako doon. Ilan? 50 years. 50 years, grabe naman. Oo, doon so, ako, from planting rice, ang next level mo, elevated ka talaga, hindi na planting rice, kasambahay, tapos ngayon, kuko naman, parang nails pa, o, di ba? So, ilang kayang kamay at paa ang dumaan sa buhay mo? Marami na po. Tapos, mga anak ko, doon ako nag-asaw, ng anak ako, anim po ang anak ko, tapos, sinuruan ko habang nag-aral, kako, wala akong pera, ipabigay sa inyo baon, mag-manicure kayo para may baon kayo. Aba, kakaiba to, ha? Oo. Mula dyan sa Glecy Parlor, marami palang naibunga. So, huwag niyong i-underestimate yung mga naglilinis lang ng mga kuko. Ay, So, hindi ka naman nakakasugat ng mga kamay. Ay, hindi naman po. Nung umpisa, hindi ba? Ay, perfect ba agad? Nung umpisa po, ang kuya ko ang aking example. Kuya, manicurean kita. Talagang, natanggal po. Sige, bumantay mo ako. Hindi ako matuto, sabi ko. Nag-practice ka pala. Sa kuya ko. So, yung kuya mo, kaya lang, ayan na. Yan na yung episode natin, part on dugo. Dugo na yung mga kuko niya. Nasugat po. Kuya, kasi nagpa-practice ako. Ikaw yung pinapractice ako. Di ba, kapatid mo ako, kailangan matuto ako. Ay nako, ay kung ganyan namang tanggal yung kamay ko, hindi naman ako natanggal, kuya. Pero Sister Glecy, bago naman siyempre... sumikat yung Glecy Parlor na yan. Nagbahay-bahay ka din. Ay, upo di ba ganun ng particular nung araw? Nag-home service? Upo, at saka pag umuwi kami ng Bisaya, dala-dala ko yung manicure. Sa barko lang po, nagmamanicure ako para kumita ako. Bakit nung araw ba, ilang oras ba sa barko para makauwi ka sa baybay? 24 hours mahigit to. Isang gabi, kinabukasan, bawo ka darating. Talaga? Eh dahil baon-baon mo ang manicure set, nakakailan ka na customer sa barko? Ay, minsan ho, mga 10, mga 5. Oo, ganyan. Kasi overnight ang barko eh. Alis ka ngayon, kinabukasan ka pa darating eh. So, sulit na sulit yung effort mo. Opo, sabi ko, naku, makapira naman tayo. Saan mura lang, sige, hindi, wala mo naman binibayaran. E nung araw naman, mura pa talaga. Opo, sige mura. Nga, i-recall nga natin dyan sa mga kapitbahay mo sa Santa Cruz nung araw, magkano ba ang singil? Naku, kung matanda ko, mga 20 pesos lang nung araw, manicure. Ang gupit ko, 5 peso lang. Naku po, opo. Talaga. Oo. Ang ginugupitan mo, babae at lalaki? Sa lalaki, hindi ako masyado sa babae. Babae lang. Talaga. Oo. So, paggupit lang ng gupit, wala pa yung mga kulot, wala may pa yung pagkulay-kulay. May kulot na rin po. So, lahat yan talaga inaral mo. Opo. So, nakapagtaguyod talaga yan. Oo. So, anyway, from that, paano naman ang love life? Saan umikse na dyan ang love life? Ay, kung puro ka nalang trabaho, wala kang ang paglalaro, di ka nga nag-aral masyado, paano naman ang love life? Naka-focus ka ba? Tumibok ba ang puso? Ay, opo. Kasi may kapitbahay po kaming gwapo. Sa tingin ko, ayun, naging mistake ko kung gwapo naman kako nito. Kaya lang maliit. Hindi masyado kalakihan. Kung ako, ano kaya kung ligawan kaya ako nito, talagang ano yun ko, abay, nandigaw nga po sa akin. Abay, sinagot ko naman. Tapos wala pang... taong pala, buwan pala yata kung ano namin. Ba, nagpakasaan, sabi ng nanay ko, ano na yung kilukuha mo yung ganyan-ganyan. Mahigpit ang nanay ko ng araw kasi, o di naman hikan yung mga magulang niya, o di kasalan, o walang problema. Espiritu Santo po kami kinasal. Oh, dako, shout out ka sa parokya ng Espiritu hello, Santo. Espiritu Santo, nandito ako. So, anong year yan? Anong anniversary ninyo ng iyong step? 1976 po.
September 25. Wow, September 25. Memorize na memorize ko. Oo nga. So, talaga nahulog ka sa bitag ng kagwapuhan ng iyong mister. Opo. Ayan. Gwapo. Tapos talaga. Nanganak ba agad? Nagkaroon agad ng... Nanganak po ako kaagad. Isang buwan noong September, October kaagad, buntis na ako eh. Masipag kayo, masipag. Hindi po, maano yung tiyan ko kasi alaga ako ng nanay ko. Pagka sa ano, print, ano ba yun? Ano, pertel, masado yung aking lalagyan ng baby. So, taon-taon po ako nanganganak. Sipag nga. Oo. Pag nakailan po, nakailan. Ani, pag nabinyagan ako, Father, salamat ha. O, say, see you next year. Ay, naku, pag next year, see you nga. Ito, Father, di ba sa'yo mo see you next year? Ito nga, Father, oo. Oh. So, ibig sabihin, kung doon ka kinasal sa Espiritu Santo, doon ka rin nagpabinyag. Opo, kasi doon ako lumaki sa, ano, yun ang parokya namin eh. Ayun, so opo. Mahal na mahal mo ang iyong parokya. Opo, mahal na mahal akong parokya, Espiritu Santo. At naka-anim eh, di anim na binyag yun. Opo, anim na binyag. Nung panahon po ba na yun, may seminar na? Para sa nung una, binyag? Wala pa po. Ah, hindi ka wala, naka... Wala seminar nung kasi araw. Kasi kung may seminar nung araw, siguro hindi ka na umulit. Oo, oh, hindi na. Ah, hindi. Hindi rin. Talaga, so, ano, anim ang iyong anak? Ilan opo. Po doon ang babae at ilan ang lalaki? Tatlong babae, tatlong lalaki. Oh, pantay na pantay. Opo. Kaya pala wala na ikapito. Kasi mag-break yung tie pagka you know, equal and na equal talaga, na eh. Sa, hindi, parang ano na rin, nahirapan ako sa anim din. Dahil ang mister ko lulubog lilitaw eh. Naku, maganda usapan niya. Kanina, barko, pabalik ng baybay late. Ngayon naman, ang asawa, para ring barko, lulubog, lilitaw. Anong ibig sabihin niyan? Para bang palitaw? ano bang naging karanasan natin kay Mister? Bakit naman lulubog at lilitaw? Eh, ano kasi sa, dahil sa kagapuhan niya, at saka talaga ano naman siya, lapitin ng babae, eh, hindi naman niya inaano, talagang inaano yung babae. Oh, sa walang sata, may kabit. Okay, may other love. May other woman. Po, may other so, paano nung nangyayari yon? Kumusta naman ang iyong puso? Paano mo hinandle? Gaano ba kasakit? Kasi pag nanonood tayo ng telenovela, di ba? Lalo na yung mga K-drama, di ba? Talaga nakikiiyak ka eh. Pagka merong iba eh. Pag may love triangle. Ikaw, kumusta, Sister Glecy? Paano mo to hinarap? Masakit naman po. Pero talagang... Tinaas ko kay God, Lord, paano ba ito? Kung magpakamatay ako o kuya, anong mangyari sa akin? Paano ang mga anak ko? Sino mag-aaruga? Kaya bigyan mo ko ng lakas, sabi ko. Hindi ko makilala ang Holy Spirit nung araw po. Sabi ko, bigyan mo ko ng lakas. At ituro po sa akin kung saan ako pupunta, kung anong gagawin ko. Sabi ko, para makaya ko naman ito. Ayun na, unti-unti na. Ang parlo ko, may tindahan po ako doon. Kasi kasama na yon, may mga, minsan may restaurant pa ako nung kumakain. Basta ginawa ko po ang lahat para ang anak ko makapaaral ko sila. So tama, talagang literal nga, yun lulubog lilitaw. Ibig opo. Sabihin, minsan nandyan yung iyong oo. Asawa, minsan ay wala. Opo. Pero sa awa ng Diyos, talagang naging matatag ka. Matatag ka po talaga ako. Sabi ko nga sarili ko, kasi nabalitaan ko may mga magulang dyan, may mga anak ng ganyan. Kung alam mo, sa isip ko lang ha, kung ang mga magulang, mga nanay, katulad lang sa akin, walang masirang pamilya. Kasi sige, talaga matatag ka. Sa kanila yan. Opo. Usapin mo sila. Oh, mga sister dyan, mga nanay. Lalo ngayon, pasaway ang mga anak. Ay, magpakatatag po tayo. Huwag tayo magbibitiw dyan. Naku, huwag na. Kasi si God nandyan, number one, tutulong. Nung nag-Holy Peace po ako, sa totoo lang talaga, no, hindi ko rin alam yung Holy Peace, yung banana mukha ni Jesus. May nagturo sa akin, kasi parlor ako, nag-manicure ako. Okay, sister, bakit umiyak? Naku, pasan ko ang mundo. Ay, naku, kayang-kaya mo yan. Anong gagawin natin? Punta ka sa banal na mukha niya. So, may Hidalgo. Pumunta ako doon. Tapos, first time ko, no? Punta ako na, nakalagay. Eh, ano, edad ko naman, mga 40 plus, ano? Remove your sandal, nakalagay doon. Well, tanggalin doon natin mga sandal natin. Tapos lumood na ako. Aba, nalaman ko lang, umiyak na ako, no? Sabi ko, tumutulo na yung mga luha ko. Kasama ko mga madre. Nahiya naman ako, munta muna ako sa bintana. Inilura ko mga yan ang konsepong ko. Tapos, nagsalita sa akin si God. Nagsalita talaga ang banana mukha. Nakita ko sa Blessed Sacrament, eh, na yung dapat puti yun, di ba? Yung sacrament, yung hostia. Nakita ko si Jesus, eh. Anak, tumapit ka lang sa akin. Huwag kang bibitiw.
Sabi ko, yes Lord, kakapit talaga sa iyo, hindi lang kamay, pati paa, ikakapit ko sa iyo, huwag mo lang ako bitiwan. Tapos yan, unti-unti na parang magaan ang pakiramdam ko sa aking mga problema. Sir Glecy, siyempre ibang usapan pag yung asawa eh, no? Nakasakit ng kalooban mo. Pero yung itaguyod mo yung mga anak mo na nag-iisa, parang ibang usapan yon. Una, hindi ba sila naghanap ang iyong mga anak? Hindi ba nila sinabing, Mama, asan si Papa? Ay, pumupunta po naman at nagbibigay naman din po. Kaya nga, lulubog litaw. So, hindi naman totally na... Hindi po. Okay. Kung kailan lang gusto niya, okay lang. Ayun. Ito naman, tanggap naman ako eh. Tagang ganyan. Mm-hmm. Kaya mga nanay dyan, nakikinig dyan, hala, sige lang. Huwag tayong bibitiw kay God. Yun lang naman tanggal ng biruan. Ang kanilang lolo at lola, nakatuwang mo ba nung ay nag-iisa sa buhay? Hindi po. Pati huwag ka naman magagalit, ha? Pati mga biyanan ko. Kasi makipatay na sila lahat ngayon. Pati mga hipag. Wala naman kasi taghirap rin po sila. Mm-hmm. Wala naman silang italaga. Ako lang, yung kapatid ko, yung nandoon sa Australia na talagang tumulong po yun. So talagang pag nakikinig ako sa iyo, talagang BTS talaga to, ha? Madugo, madugo. Talagang blood, tears, and sweat talaga ang pinagdaanan ng kabuuan ng iyong buhay. Ay, totoo po yan. Pero tanging ang Panginoon ang tumulong sa iyo. Amen. No? So totoo talagang yan. Instrumental yung tao na nagdala sa iyo at nag-akay, no? Para makilala mo ang banal na mukha ni Jesus. Oo, oo nga po. So nakakatawa ka, sabi mo talaga, kamay, tsaka paa yung kapapit talaga. Yan, nagsalita sa akin na kinig ko, ibig ko, yes Lord, hindi lang kamay, pati paa, iyayakap ko sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko mabitibitiwan yung mukha ni Jesus, isa may Hidalgo. O kayo dyan, magdiboto kayo ng banal na mukha ni Jesus. Napakaganda po. So, dun sa lugar na yon, sabi mo, 50 anyos ka tumira dyan sa area na yan. So, kilala ka dyan sa barangay 342. So, pag bumabalik ka dun, andun pa ba yung mga tao? Ay, nandun pa po yung chairman namin. Nandun po. Welcome naman ako doon. Kasi kilala ako eh. Tsaka alam nila may anak ako. Ayan. So yan po ang aabangan natin. Hindi naman yung buhay niya na punong-puno lang ng dugo, pawis, no? At paghihirap at luha. Kasi lahat naman ng yan ay umikot. Dahil sabi mo nga, sa hiwaga ng buhay. Amen. So any parting words? At sana'y tayo muli magbalik kasi yung ginawa ko nung nakaraang buwan, ako may age reveal. So ikaw, medyo may idea na sila kasi kung naka 50 years na sa Santa Cruz at iba na rin ang buhay mo ngayon, abangan ho ninyo sa susunod nating episode. Magbabalik po si Sister Glecy Sabado. Pero sa ating paghihiwalay, syempre Lunes ho yun, ha? Apelido lang niya yung Sabado. Pero syempre, anyayahan natin sila tayo manalangin para sa panandalian natin paghihiwalay. Okay. At least talagang ang Panginoon na iyong kinapitan talaga ay hindi mawawala kailanman. Amen. Dahil yan ang umakay sa'yo, yes, habang ikay lumuluha at nahihirapan. So ngayon, basahin natin o dasalin natin ang portion nung dinasal natin matapos ang pandemya, di ba? Ito'y hango sa litanya ng pasasalamat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman, ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha, ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo namin. Batbat ng sakit. Duso at kamatayan. At ang mga takot. Na kinaharap namin. Ay iyong. Nauunawaan. Amen. Let us praise the Lord. And Hallelujah. Give Him thanks. Praise. So, huwag kayong mawawala kasi may age reveal tayo sa susunod. At namnamin natin na natili lang ba na puro luha ang mata ni Sister Glecy? Mananatili ba ang pagdurugo ng kanyang kalooban sa buong panahon? At nandun ba ang naghihintay na hiwaga ng Diyos sa kanyang buhay? Abangan! See you next Monday! Bye!